Hello guys, itong araw na ito ang topic natin ngayon is may new PCX 160 CBS version. Ito yung aking CBS, pearl white. Then CBS lang siya mga boss kasi hindi naman natin kailangan ng HSTC. Ako ah, personally hindi ko kailangan ang HSTC tsaka HSTC yun. Yun yung pinaka hindi ko naman kailangan dito sa Metro Manila kasi ginagamit lang ito. Ginagamit ko lang to dito sa aming lugar. Kumbaga parang pang service lang siya. Service sa mga sideline namin ni Mrs. Ayan. Ito. Ayan. Pagka silver lang siya, automatic CBS version siya. And then, kapag gold yung emblem niya, ibig sabihin, HSTC siya. Okay. Ito. So, ito. Bagong hugas nung yan. Nilinisan ko kagad. Kasi, ayaw kong nadudumihan si CBS. Si PCX 160. Ayan. Ang napansin ko lang sa kanya, guys, medyo maangat lang yung dito nyo. Goma lang pala to. Kala ko flarings din siya. So di ba le, tiyatapakan lang naman to. Addition, maglalagay na lang tayo ng additional maglalagay na lang tayo ng additional accessories para dito. Para mapaganda pa natin si PCX 160. So ito siya. Ayan. Mas maganda siya compare sa PCX 150 version 1. Ayan. Sa akin ha, mas maganda yung likod niya. Tsaka mas maganda talaga siya ngayon. Mas malapad, mas maganda yung facelift, tsaka yung likod. Lalo na yung muffler. Ganda. So, i-open natin siya. So, pag-open naman, ipipindutin nyo lang siya ng ganyan para iilaw siya automatic. Then pihit ayan. So then open. Okay. Wait lang guys ha. Ayan, then i-open natin siya ng ganyan. Panel niya. So, ganda. Wala na akong masabi dito. Ito na yung pinakamagandang motor na nakuha ko sa 29 years in my existence dito sa mundo. Ang una kong motor guys, Motor Star. Then, nag-switch to Scoopy. Then, Honda Click 150. Then, ngayon, ito na. Ito na ang pinakamaganda kong motor. So, yan. Itingnan natin siya sa harap. Ganda, oh. Pagpasensahan nyo na yung nakaharang ng mga sinampay, guys, ha. It's Labada Day. Yan. Wala akong masabi dito sa motor na to guys. Ang ganda. Then i-off natin siya. Ito. Ganyan lang. Then kung bubuksan natin yung seat. Yan. Ito na. Yan. Ganda guys. Tapos may extra pocket siya dito. So pwede nyong iipit kahit anong gusto nyong iipit dito. Sa akin, ang nilagay ko dito is yung third party TPL insurance. Then, yung documents na permit to travel. So, eto na.
Ganda. Sa akin personally, kahit hindi ka na magpa-box dito kasi ito na yung, ito na yun eh. Ang laki na niya eh. Pero bilang rider din, syempre magpapalagay pa rin tayo ng box para dito. Tsaka ang kagandahan nito guys ha, hindi na siya tumutunog kapag ilalak mo siya. Hindi katulad nung mga nauna kong motor. So tumutunog pa siya kapag ilalak mo siya. So hanggang dito na lang guys. Binag ko lang ulit yung aking motor kasi ito ay proud ako. Okay? Hanggang sa uli.